Hello mga kalaksbay. And now, lagi natin nakikita eventually sa mga Facebook posts na merong bagong kainan dito sa bayan ng San Antonio sa Quezon. Hello mga kalaksbay. And now, lagi natin nakikita eventually sa mga Facebook posts na merong bagong kainan dito sa bayan ng San Antonio sa Quezon, no? So, we try to explore it. Tapos titingnan natin kung ano yung bagong sikat na kainan dito nga sa San Antonio. Okay? I'll see you later! So there mga kalaksbay, we're here na sa kubo ni Tatay Piping dito sa San Antonio, Quezon, no? So makita nyo dyan sa sign niya, may nakasulat dyan na The Unwinding Place. So bakit siya Unwinding Place? It's because of the relaxing ambience na meron dito. So one thing good about this place is it is senior citizen and PWD friendly facility. So wala siyang hagdanan, walang mga steps masyado. Actually wala siyang steps at all, no? So flat ang terrain niya. Very, very friendly siya para sa mga dual citizens natin, no? Yung mga senior citizen and Filipino citizen, kaya dual. And also, makikita nyo din, no, na meron siyang mga protective nets sa taas, no? Para hindi masyadong mainit yung sikat ng araw. At the same time, pag medyo malakas yung ulan, hindi malakas yung ampias or yung sprinkle ng tubig ulan, okay? So, it's a very relaxing place under the coconut trees. Tapos yung mga puno ng nyog pa dito, hindi ganun katatangkad. Mga, hindi rin naman bansot. Siguro mga ano lang to, mga medya-medya, ganun. Okay, tapos maluwag yung space, open air siya. So, ito yung kalimitang hinahanap ng families at saka ng mga barkada, even mga magjojowa. Pero nakakasakit kasi ng pakiramdam, no? Every time na binabanggit ko sa vlog ko yung magjojowa, di ba? Oh, no. Tapos, open space nga siya, so it's a healthy breathing area. At it's very, very good for the family, actually. It's a family area kasi medyo malaki yung kanilang mga huts, okay? Parang shape siya as tents, pero huts siya. Right, so baka last may makita nyo, nandito yung hut, no? Ayan, okay. Triangular siya. Okay, kita nyo, triangle, tatlo ang corners, okay. So, i-testing natin, no? Pag upo mo kasi dito, siguro makaka-accommodate yung isang row ng tatlong tao. That's in the observance of the physical distancing, no? Pero kung halimbawa, okay na talaga, wala na talaga yung pandemic, kahit apat ka, sa mga walong tao kasa siya dito, okay? So, very spacious siya, tapos kahit na ako ay stood 6 feet, pero hindi ako mauuntog. Kasi yung ceiling niya ay mataas pa, okay? Kahit na gumilid ako dito, hindi pa rin ako mauuntog, okay? So, architecturally wise, maganda yung pagkakadesign niya, mukhang sinukat siya sa tamang sukat. Tapos, meron din siyang open air, no? Meron siyang umbrella lang, meron din siyang open table. Kasi, open sila from 10 a.m. up to 11 p.m. every day. Tapos, minsan, meron sila mga pagganap dito, katulad nung kanilang mga patawag dito, mga acoustics, ganyan. So, marami activities na pwedeng gawin. And they're even planning to open up more activities at saka events na pwede nilang gawin dito sa kubo ni Tatay Piping. So, mamaya, alamin natin kung ano naman ang mga niluto ni Tatay Piping.
Okay, so there, Bacalak Spice. So, nag-serve na sila nung in-order natin, no? Nag-order ako ng beefy mushroom steak. Okay, with rice. Tapos, ang ating friendship na si Ate Mau ay nag-order naman ng Korean soy garlic. Mahilig talaga siya sa Korean. Okay. So, ito siya. So, it comes with a yellow rice. I don't know how you call it. Tapos, ito yung super mushroomy o super daming na mushroom na talaga. Parang itaniman na talaga siya nakabuti. Tapos, it has a fresh french fries. Tapos, meron din siyang itlog. Okay, na sunny side up. Alright. So, later on, malalaman natin para bigyan natin ng tawag dito ng commentary bliss. Okay, yung ating pagkain. Alright, so see you there mga kalaks. Bye! So there mga kalaks. Bye! Tapos na tayo dun sa ating first course. Ang bilis, di ba, ng mga pangyayari. So, pinadalan tayo ng owner ng kubo ni Tatay Piping ng kanilang special na dessert. So, I think ang tawag dito ay hindi ko alam. Buko halo-halo. Alright? Siyempre, for obvious reasons, ando siya sa buko. Meron siyang ice cream, may ube, may leche flan, meron siyang straw. So, actually, hindi ko alam kung sisipsipin ko ba ito. Okay, hindi ko gamit sa kutsara. So, wala kasing instruction na nakalagay. Anyway. So, ayan. Siguro pwedeng gumamit ng kutsara kasi binigyan tayo ng kutsara. So, ibinigay ito dahil may dahilan. So, kayong mga kalaksbay natin, lahat ang nangyayari sa buhay nyo, kung ano man ang magkaroon kayo, lahat yan may dahilan. Lahat yan may dahilan. Okay. Hugot muna tayo ng ready light. So, itong straw, feeling ko, gagamitin din siya. Lasang buko. Ang galing. Eh kasi yung iba, pwede kasing buko lang ilalagyan, pero wala pwede kasi ng buko. Diba? So ito, gagamitin natin yung kutsara. Paulit-ulit ako. Tapos kakainin natin siya. Kasi yun lang na pwede natin gawin dito. Kainin siya. Hindi natin siya pwede gamitin pang volleyball. Okay? So mga kalaks, bye dyan lang kayo at lapangin natin yung buko. So yan mga kalaks bahay. Dahil yung tinutuloy nating kubo is yan may defnipa. Kakaantok. Tapos sobrang busog talaga. Ayun oh. Finish. Finito. Sobrang masarap yung yung buko nila, yung buko ay tawag diyan yung halo-halo. Tapos maraming laman, tapos masarap yung sabaw niya kaya pala may straw. So ngayon na-realize na natin kung para saan talaga yung straw na gagamitin. There are a lot of menus available here. So, i-discuss natin siya. And along the, yan, papakita natin sa inyo mga kalaks bahay on the screen kung ano yung mga menu nila. Meron sila ng mga stir-fried vegetables, meron sila liempo, tuna belly, panganan tuna, sisig, etc., etc. They have rice meals also for those who are on budget. Tapos meron din silang seafood. Meron sila mga buttered shrimp, sinigang na hipon, calamares. They have pancit also. Tapos they have appetizers like french fries at saka nachos. Tapos meron din silang mga drinks and desserts. Okay? So, ang hindi lang natin na-try talaga is yung hot choco kasi medyo mainit yung panahon. Tapos tanghali pa. So, baka naman magliyab ako, diba? Sa sobrang init nung iinumin. And on top of that, they also offer alcoholic drinks like cocktails at saka mga beers. O, diba? Social. It's really a one-stop shop, mga kalaks bay, pag dadaan kayo. Kasi pwedeng for dine-in, pwede lang for chill out, ganyan. Inom-inom ng konti, social climbing 101, ganon. Tapos pwedeng enjoy-enjoy ng chikahan, reunion, ganyan. Tapos I think in-offer din nila yung place nila for an exclusive event. So siguro kailangan nyo na lang bisitahin yung Facebook account nila, which we are now flashing on the screen. Yan po ang Facebook account ng Kubo ni Tatay Piping dito sa San Antonio, Quezon. And ipa-flash din natin yung contact numbers nila right there on dyan sa baba. Ayan, no? Nagpa-flash dyan ang kanilang mga contact numbers. So, pwede silang tawagan or i-text na rin. Okay, mga kalaksbay? Alright, so ayan mga kalaksbay. Thank you for joining us again for another episode of our vlog. Medyo mukbang ngayon.
Sabi ko nga hindi man ako magmumukha kasi sobrang tumataba na ako. But anyhow, it's a good experience dining here at Kubo ni Tatay Peping dito sa San Antonio, Quezon. Okay? So mga kalaksbay, do not forget to click the subscribe button and the notification bell para masamahan nyo pa ako sa mga iba pa nating pwedeng puntahan at kainan dito sa Pilipinas. Okay, so hanggang sa muli, ingat kayo!